Ang pag-asa na gusto nilang malaman kung mabubuksan pa talaga yung Bataan Nuclear Power Plant. Wala pong dahilan na technical kung bakit hindi dapat buksan ang ating PNPP-1. 100% complete po yan at napakaganda ng pagkayari. Napipigilan lang yan dahil sa politika. Sabi ko, di ba mas mahalaga ang nuclear na payagan na natin, isabatas na natin? Bakit nauna pang itong Downstream LNG Act na ginawang LEDAC, ginawang priority bill, bakit ang DOE hindi pinaglaban na i-priority bill din ang nuclear bill? Pinahirapan ako, right? Oh, so, why? Yun ang tinatanong ko. E kinikilala na ng buong mundo ngayon kung paanong matinding solusyon ang nuclear sa environment at sa kahirapan, sa economy, bakit ang DOE natin wala? Kamote, absent. Oo. Lalo ngayon, sir, masasama sa ngayon. Ano po kaya sa palagay niyo po? Bakit? Kasi, sang suspecha ko, may pinoprotektahan na vested interest. So, yun ang usi sa inyo, mabuti. Tatanong lang po namin, sir, kasi marami kasi ng mga nagtatanong talaga, no, lalong na yung mga followers namin, kung meron pa po bang pag-asa na gusto nilang malaman kung mabubuksan pa talaga yung Bataan Nuclear Power? Wala pong dahilan na technical kung bakit hindi dapat buksan ang ating PNPP-1. 100% complete po yan at napakaganda ng pagkayari. Napipigilan lang yan dahil sa politika, local politics, doon sa Bataan. Kaya ako nagre-reklamo tungkol sa ating DOE dahil ang tagal na po, ilang buwan nang merong offer sa kanila ang KHNP, Korean government, na willing mag-undertake ng isang libreng economic feasibility study regarding the operation of PNPP-1. Usually po, ang ganyang klaseng study nagkakahalaga ng around $4 million. Willing nilang ibigay yan sa atin ng libre na walang strings attached. Ibig sabihin, kung kahit na maganda ang resulta ng study, walang obligasyon na ituloy ng Philippine government kung ayaw. Ang isang naging objection ng DOE is that pag vendor ang gumawa ng study, hindi patas. So, ang sagot ko naman is, meron namang mga independent engineering consultancy sa Amerika na I have been able to identify 2 na pwedeng gumawa ng study para check-in yung study ng vendor. So that is not an impediment, no? Pwedeng hingiin po yung gastos po noon sa USAID or sa IDFC, International Development Finance Corporation ng Amerika, which is also a US government entity. Willing silang magbigay ng tulong sa bansang katulad natin for studies. So there is no impediment. Bakit ayaw nilang malaman na yung plantang yan ay mahusay pa? May precedent po sa Amerika na mas luma pang planta na mas hindi tapos noong 2009, decision na tapusin, 2016 naging pinakabagong planta sa Amerika noong panahon na yon. And binigyan ng 40-year operating license at merong karapatan na magkaroon ng dalawang 20-year extension for a total operating lifetime of 80 years. Kasi brand new po ang ating planta, hindi pa po nagasgas, hindi pa po tumakbo, no? Sa Canada, recently, nasa news po kagabi na inaprubahan yung refurbishment ng 4 na malalaking reactor na 40 years nang tumatakbo.
di ba? Yun, mas gamit po yun. Talagang umandar po yan. And so another 40 years, so that's total of 80 years. Ganun din po ang Palisades Nuclear Plant na ngayon ay pinag-aaralan na that's around 50 years old na tumatakbo, hindi yung naka-mothball. O bakit okay yun? Bakit tayo hindi pwede? So mali po ang attitude. Dapat po baguhin na ang narrative. Hindi po safety ang narrative. Ang question ngayon is, economically ba, kaya ba natin na wala tayong nuclear plant? No? So palitan na po ang paradigm, lalong-lalo na ng mga media. No? Eh, nakapaku po tayo sa safety. Eh, naging mahirap po tayo dahil wala po tayong nuclear. Ang dapat nilang itanong, dahil hindi nating sinakyan ang nuclear noong 1986 at dahil dyan naging 55% tayong coal na grabe ang pollution at ngayon 20% gas at madadagdagan pa ngayon, eh ilang libong Pilipino ang umiksi ang buhay dahil dyan na sana nasalba kung nag-nuclear po tayo. Ang nuclear po ay nakapagligtas na ng mahigit 2 milyong buhay mula nung umpisa niya. So, hindi na po safety ang tanong. Ang tanong is, bakit kayo pumapayag na ang pollution ng coal at gas na nagpapaiksi ng buhay ng Pilipino ay pinayagan nyo, hindi kayo nagreklamo? Ngayon nagre-reklamo ako. Ganun po. Nga po sir, kasi Marcos administration na tayo at ang BNPP gawa po yan ng yung pa po ang isa dahil ibalita ko na rin sa inyo nagkaroon po ng deklarasyon ang may kapangyarihang mga bansa sa mundo, no? Sweden, UK, France, USA, Korea, United Arab Emirates sa COP28, no? Suportado ng 18 ibang makapangyarihang bansa rin. Ang sabi po nila, ang net zero by 2050 ay imposible kung walang kahit konting nuclear. Ang konti ang ibig nilang sabihin, 1/3. Ang susunod na deklarasyon, kailangan i-triple ang naka-install na nuclear power plant sa mundo by 2050. Pangatlong deklarasyon, sila ay tutulak para magkaroon ng $9.2 trillion in low interest financing para gastusin sa pagtayo ng mga bagong nuclear power plant. Nasaan tayo sa lahat na yan? 290 plus ang ating delegate sa COP28. Ni isa hindi dumating sa deklarasyon. Ako lang po ang dumating. Di naman ako gobyerno. Right? I mean a separate branch of government. I'm not the government. So, na-witness ko bakit walang kahit isang Pilipinong sa gobyerno na nandun. So, I am telling everyone that DOE is misinforming or underinforming our president. Po, sir. Baka po pwede po na idiretso nyo sa Pangulo na... Exactly. Well, alam nyo, si Pangulo pinagbibigyan lahat, pati yung mga objectors, pero ano po ang implikasyon ng mga deklarasyon sa COP28 na ang ginawa ni Marcos Sr. in reaction to the 1973 OPEC oil crisis ay tama. Kahit binati ko siya mula noon hanggang ngayon, lumalabas ngayon, tama siya. Eh bakit ayaw nilang ayusin yung mali natin? Yun ang question ko. Yun ang dapat yugyugin nyo ngayon sa mga social media. Exactly. Alam mo ang diferensya? Alam nyo po ang diferensya? Ang presyo po ng uranium ngayon sa spot market, sa international spot market, is $46 per million BTU. Wow. Right? $46.
Ngayon, pagka coal po yan or LNG po yan, i-times 27 mo for 1 million BTU. So, ang $30 million na nuclear fuel assemblies na gagamitin natin ng 18 months, kung coal po, kung LNG po yan, that is $800+ million na importation. So, ang laki po ng, yun po ang magic ng nuclear na hindi naintindihan ng napakarami. Ang akala nila, it's just another energy source. Hindi po. Nakakaiba po siya dahil sa energy density niya. Kaya napakakonti ang importasyon ng fuel na kailangan. And nuclear plants last for 80 years. So, ang puhunan natin, after na recover in 20 years ang capital, 60 years after that, puro tayo 1 peso and 30 centavos ang operating and maintenance cost pag nabayaran mo na po ang puhunan. Hindi po nila naintindihan yan. Yan po ang ipaglaban natin. Tignan nyo po ang Meralco. Right? Meralco. Ka-approve lang ang subasta, ang ka-announce lang ng nanalo. For coal power, 3,000 megawatts po. So, for 15 years, 7 pesos, more or less. Pag nuclear po, below 350. Below 350, kasama po ang capital recovery. Pag nabayaran na yung puhunan, bagsak palalo. So, hindi ko maintindihan. Si DOE, pumayag dito, walang kahit anong komentaryo. So, 3,000 megawatts na espasyo para pumasok ang nuclear na wala na for the next 15 years. So, paglaban po natin dahil may time frame po to. May window po of opportunity na mawawala kung papayagan nilang i-award lahat yung mga kontratang yan na tigti 15 years. Ganun po. Sana nga po, sir, ma-push ito na pong, yan. Ito pong downstream LNG Act na bumoto ako kasi ang sabi ko sa floor, ang sabi ko, mas mabuti na ang mahal na kuryente kaysa walang kuryente. Ang pinakamahal na kuryente, yung walang kuryente. Ngunit nagreklamo ako sa floor, sabi ko, di ba mas mahalaga ang nuclear na payagan na natin, isabatas na natin? Bakit nauna pang itong Downstream LNG Act na ginawang LEDAC, ginawang priority bill, bakit ang DOE hindi pinaglaban na i-priority bill din ang nuclear bill? Pinahirapan ako, right? Oh, so, why? Yun ang kinatanong ko. Eh, kinikilala na ng buong mundo ngayon kung paanong matinding solusyon ang nuclear sa environment at sa kahirapan, sa economy. Bakit ang DOE natin, wala. Kamote, absent. Lalo ngayon, sir, masasummer sa ano po kaya sa palagay niyo po? Bakit? Kasi, sa suspecha ko, may pinoprotektahan na vested interest. So, yun ang usi sa inyo, mabuti. Lalo kayo tatasok po rin yung especially mag-El Niño, iinit na naman pa, siyempre, magagamitan naman. So, yun. So, I hope, nabigyan ko kayo ng ammunition para magtanong ng sa ating DOE, yugyugin nyo. Kasi dapat po ano nila yung concern. Nag-privilege speech ako, hiningi kong palitan ng sekretary. Ewan ko kung nadinig nyo. Yan ang mga dahilan kung bakit. Hindi nila sinasabi kay Presidente yan. I'm only a congressman. I can only do so much. Baka kung ano, baka sinasabi nila na luma na or hindi na. No, it's not. There's so much precedent in the world that says otherwise. It's a brand new nuclear plant. It's extremely well built. If they're going to object to it, they need to point exactly why. They cannot. Because there is no technical reason why it should not run. So, pag ibang
nasa bataan ngayon kung if ever magkaroon pa ulit ng bagong nuclear. Sino ba tumututol sa bataan? Yung mga politiko lang, yung gustong mag-epal, right? Yung gustong magsabi sa tao, I'm your savior, right? But yung tao mismo, gusto nila ng murang kuryente dahil wala silang trabaho. Correct. Ganun kasimple yun. Kami gusto namin murang kuryente. Tama. So, okay. Thank you so much. Thank you so much, Natay. Kong, thank you po. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po sa interview po. Thank you so much po. Sa mga kababayan.